Hi guys. Hello mga Kasilkim TV. Andito po ako sa labas ngayon. Lalakad-lakad kasi yung anak ko nagyayaya, bibili daw siya. Ayun po, kasama yung papa niya andoon sa tindahan. Andito po ako sa may harap ng ano, playground. Guys, naalala niyo po ba yung ano, yung nakaraang vlog ko noon na tungkol doon sa isang na aksidente po yung kapatid at pamangkin ko na may isang nakamotor na bumangga sa kanila. So ito na po yun guys. Pinapunta ko po yung pamilya ko para sukatin po yung size ng bahay. Kahapon pumunta po yung papa ko at yung kapatid ko. So pinuntahan po nila, may kasamang isang panday para sukatin po yung bahay. So yun nga po, hindi po nila inaasahan na darating po yung pamilya ko. Tama-tama po pagdating nila doon is ang lakas ng ulan. So nakita po ng pamilya ko na nag-iipon-ipon, nagsisiksikan po sila doon sa isang gilid para hindi po matuluan. Ano po pala yun, na yung bahay po nila is nasira po noong nakaraang bagyo. Kaya dahil po sa gipit din sa buhay, walang-wala. So pinagtitiisan po nila yung butas-butas na yero at saka yung lona na nakatabing sa kanilang bahay. Kaya makikita nyo po sa video na kung anong sitwasyon ng pamilyang yon pag umuulan. So ito na nga po, sabi ko sa noon po, marami po ang nagtataka or sabihin nung iba na bakit ko tinulungan or kami na nga yung naaksidente, ako pa daw po yung tumulong. Ito lang po ang rason ko guys. Kaya po ako nagdesisyon na tulungan sila dahil kitang-kita naman po sa sitwasyon nila na sobrang nakakaawa sila. Sabi ko nga po sa pamilya ko noon, huwag kayong mainggit or huwag nyong isipin, huwag kayong manghinayang kung tulungan ko man ang pamilyang ito. Dahil sabi ko, pasalamat na lang tayo kasi ito lang ang nangyari. Eh paano pala kung nagkataon na may masamang nangyari doon sa nakamotor? Kahit sabihin pa natin na hindi natin kasalanan, hindi pa rin mawawala sa isip natin na makukonsensya pa rin tayo. So sabi ko din, paano pala kung salamat na lang kasi yun lang ang nangyari sa kanila, paano ka ako kung yung pamilya natin ang nagrabe or nalumpo kasi nga sobrang konting-kunti na lang po talaga yung paa nila ang aabot ang tatamaan nung yung motor. Buti na lang po na itaas nila yung paa nila kaya hindi ganun nagrabe. Gasgas lang po ang nangyari sa kanila. Kaya para po sa akin parang himala po yung nangyari. Kaya sabi, hello guys. So ito na po ngayon, sabi ko sa pamilya ko na huwag nilang isipin yung tulong na gagawin ko sa iba. Huwag nilang panghinayangan yon kasi sabi ko sa kanila, pasasalamat na lang natin yung sa mahal na Diyos na yun lang ang nangyari sa kanila. Dahil paano na lang kako kung grabe yung nangyari sa kanila. Tapos hindi rin naman natin mapipilit yung pamilya nila na sagutin yung hospital bills. Ganon at ganon, ako pa rin naman po talaga ang sasagot nun dahil ganon naman po talaga lagi. So isipin ko, kung imbis na ipapagamot, bakit hindi ko na lang sila tulungan? Mapapasaya ko pa sila. Sa pamamagitan ng pagbibigay sa kanila ng bubong, magiging maayos po ang kanilang sitwasyon. Hindi sila mahihirapan tuwing umuulan. Kaya guys, tunghayan po natin yung kwento ng kanilang buhay. Sa mga hindi pa po nagsusubscribe, pakisubscribe na rin po at huwag pong kalimutan pindutin ang notification bell para lagi kayong updated sa mga new videos ko. Salamat po! Bye! So guys, andito na tayo. Yung module. Wait lang po! So, kasama namin yung friend ni tatay.
na kasama niyang magsukat ng bobong para ayusin na. And look at that. Guys, umuulan na. Wala tayong payong. And look at this. Hindi nagchinelas. Guys, nakalimutan niya magchinelas, guys. Nakalimutan niya magchinelas. Look at that. Tao po. Susuko lang dati. Mag-picture ka man. Cellphone. Hey. Hey, yo. Hey, yo. Yeah. So, nandito na tayo, guys. Hi po. And guys, ito po yung kalagayan ng bahay nila. Hi po, ate. Ate. Ay, si ano ba lang yung buuran mo? Nang buo na. Against the light. Siya po yung na-aksidente. And sila po lahat. Magpapamilya ka siya dito sa bahay. So, kanina, lakas ng ulan. Paano kaya yung sitwasyon nila pag ganong araw, guys? Kasi pag nag-urang, kurungunan sila. Kurungunan sila. Guys. Sige na po. Sige mo, boh. Wala ka ba dyan makukain? Tapos si... Bistado po yung ano. Pag nag-apat lang po, kamadaman. Bistado dyan ako. Kini para si Sirang magbaka lang kasubma. Bistado pa lang si... Bistado kaya nakakabot si Papa Ma kusinero sa kasalan pag naluto opo siya po yung asawa nung pumunta dito last time siya po yun yes po nasa Korea na po siya ngayon. Ha? Tapos ini. Nagpapakita po nang sa Indo kaya nailing na nailing ko nang yata. Nagpapakita po nang dati na doon nagayod at hindi doon pagpagto. May swimming pool. May swimming pool. So nakarating na pala sila doon, guys. Nagtrabaho pala sila doon. So nakita na nila. May swimming pool daw. Nakibakto ka doon sa Indo. Pero po yan same, yan bagong yan. So look at this, guys. So pag umuulan, tingnan niyo po yung bahay nila. And ganyan lang po. Ang pagbagyo. Luwang raya. Mayo, madik ka. Yan. Mapaaman ito. Nakikiandawang ka man na nakikipasang. Bata ako na ano. Pagod po sa trabaho. And ito yung lutoan nila. Diyan na po sila nagluluto. And then yung kwarto na yan, diyan na sila lahat humihiga. Ito po na.
Ayan guys, trapal lang yung bubong nila. Sige na po. Ayan guys, yan lang. Ngayon magsusukat kami ng papagawang bubong para matansya natin kung mga ano ba yung kailangang materyales and magkano po ganun. Look at that guys. Mga ano? Isang barakila. Ano? Di diyan ang mapatong sa kunting bim na yan. Ini baga? Ayang ko baga? Paparo. Nakita ko yung mano. Nakita ko yung mayog dyan. Paro na lang. May isel na lang. Sinong lahi? Ano sila pala ng style paninyo? Tiyo mo guys, sobrang kamamadali dahil lakas ng ulan. Nakalimutan niya wag tsinelas. So ayun. Wadi doon din lang yan sa tao na yan. Pinigyan na daw sila ng yero sa munisipyo. Pero kakunti lang naman yun. Hindi naman yun kasha dito. Tubig na rin ha. Oo, tubig. Yan guys, sakto. Sobrang maulan ngayon. And ganito talaga. Kaya ka itong yung nakapag ganun sa usap ko ulit. Kaya sinasabukin? Sabukin ba ko? Ah, sinasabukin? Dahil hindi ko sa iba ba? Friend ba? Pero kung jeep ka, yan sa isang camping nyo. Kuya na, ano, 5 imigo tayo. Kababal. May buto? May buto. Iyo. Saan at panda? Katanong. Sa taas. Ang alam. Taas, alam ko ng tiyo ko dito. Ikrago ang dosin dito. 5 imigo. Pinang po pa dua? Yan dua. Para ano, 7 barakila. 5 bunti. Saro lang. Kito mas kaya sa likod dyan. Saro lang pagkalo niyo. Pagkalo lang. 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 Ay, bakunin na yan. Nagigitan na kapuaman siya ng ano. Nagabak na siya ang ninja dyan. Ah, magkakaibang bahay pala sila guys. Ay, bakunin na. So, nag-iba yung bahay nila. Dito sila sumilong. So, magkaibang bahay pala sila. Pero dito sila nag-ipon-ipon. Dahil nag-iba na nga yung bahay. Okay lang po. Ayan na, lalakas na naman ang ulan guys. Itong payo na lang ito. Dito. Doon ang sumpay. Ayun, doon ang sumpay. Ito ang malang, hindi pa ako dumagas. Masa pa rin. Sampay. Hindi yung mga mataga. Hindi nga yung sampay. Ang hindi sa bilig mo. Kapakapot ang hindi. Ayos siya ako. Hindi pa. Itong babaeng mataba. Auntie ko po. Auntie ko po yan. Yes po. Oh.
Kaya naman guys. Tapos na nila estimating yung kung ilan ang gagamitin. And sobrang lakas din ng ulan. Lakas talaga ng ulan guys. Mukhang na-stranded na din kami dito. Kikipagsigsigat pa kami sa kanila. Poste. Pinaanahan na lang nila ng kahoy para hindi sila matulungan. Mga kalig ka mo kung kamit ka, hindi sila ako. Mga supe, ayaw lang ataw. Yun, pag magtatrabaho daw, lilipat sila ng another ng ibang bahay. So, lakas kasi ng ulan, guys. Kaya, ayun, naanahan ng kaya nga, hindi kaya ganda na si Kermit ng alabao. Hindi ba lang? Ikaw nga, sakayan na ako eh. Ang singko, buwa. Tuwa ni Big Pati sa iskulo, mapalit ko po ulit ang sabag po sa iskulo. Ito ba kung doon sa araw? Kaya? 4.5. Diyan, 5 pa yan, sobrang. Kuatro, pinta lang pala ang nani. Ang singko pala sa sobrana. Sobrana. Ang problema sa sakpinta. Upset ang mga bata. So di kung tayo man bigita kuya sa hindi sa banting na ini hindi po ito ba ang dagulang dito dan sa kulit di